Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this 15th regular session is now called to order. Roll call, Ms. Secretary. The members of the Sangguniang Panlungsod, the Honorable Morada, Angeles, Toledo, Gosos II, Ronquillo, Manalo, Lina III, Silva, ROCAFORT, Umali, Makala, Loho, Recto, Makala, and the presiding officer, the Honorable Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. Bakit lumabasi? Consehal Mike, may I request for your presence for the leading of the invocation and leading of the national anthem? Ilagay po natin ang ating mga presensya, ang ating mga sarili sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, talagang blessed na blessed po kami, kaya very thankful po kami at sa lahat ng mga biyaya, pagmamahal na ipinagkakalob po sa bawat isa sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At pasalamat po, lubos po ang aking pasasalamat sapagkat binigyan niyo ako ng mabubuting mga kaibigan. At gayon din po, naway bigyan niyo kami ng maayos na kalusugan, lalo-lalo na ang kabi-birthday lang po na si Governor Mikey Morada. Ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa ngalan ng ating mahal na ina si Maria, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay tayong kumanta o umawit ng pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Before anything else, I'm declaring a recess. Privilege, Honorable AVIOR ROCAFORT, you are recognized. Madami to. Madam Chair, honorable members of this August body, sa atin pong mga panauhin at sa lahat ng mga nakikinig dito po sa ating session, magandang umaga po sa inyong lahat. Madam Chair, ang una po nating privilege speech ay hindi po alingid po sa kaalaman ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod. Tayo po ay dalawang beses sa isang linggo, maaga po tayong pumupunta sa pamilihang bayan para tayo po ay mamalengke. At sapagkat tayo po ay may mga kainan na pinagdadalhan ng ating pamalengke.
Madam Chair, habang tayo po ay namamalengke, may bata po tayo dito mga nakikita. At ito pong mga bata ay nagtatrabaho ng by piece o ang tawag po natin ay yung mga inaarkila ng mga nagtitinda o ng mga may pwesto sa palengke para sila ay tulungan sa paghahakot ng mga gulay, prutas at iba pa. May nakausap po tayo dito isang bata na siya po ay taga San Carlos. At nung atin pong in-interview yung bata, siya po ay, sila po yung limang magkakapatid, wala na po silang magulang, walang ama, walang ina. At siya bilang panganay ang tumataguyod sa kanyang mga kapatid. Ang kanila pong, ang kanya pong kinikita sa pagtitinda ay 150 pesos na pinagkakasya sa kanyang mga kapatid sa araw-araw. Madam Chair, hindi po natin lubos maisip na may mga ganito palang klaseng pamilya o mga kababayan tayo sa Lipa na akala po ng iba ay mahirap na sila pero may mas mga naghihirap pa rin sa kanila. Natanong po natin saan sila nakatira at paano ang pagbabayad ng kanilang mga ilaw at kuryente. Sila daw po ay walang kuryente at ilaw at tubig. Sila po ay nakikiigib lang at kandila lang ang kanilang nagsisilbing liwanag sa kanilang tahanan. Madam Chair, ano po ang programa ng pamahalaan pagdating sa mga bata ganito? Meron po tayong programa na pension para sa mga single parent. Pero ano po ang mga programa natin sa mga batang walang magulang at walang umaaruga sa kanila? Sa pamilihang bayan, 150 po ang ibinibigay ng mga magtitinda. Hindi po natin sila masisisi kasi hindi naman po ganun kalakihan ang kinikita ng mga magtitinda. Subalit sa panahon po ngayon, hindi po makatarungan ang 150 pesos. Ano po ang ginagawa ng CSWD at ng market administrator o administration sa mga ganitong mga suliranin na umiikot dito po sa ating pamilihang bayan? Madam Chair, siguro po ay dapat mapag-aralan natin kung anong maaari nating itulong sa mga ganitong bata financially, kung pwede tayong magpasa ng ordinance giving them financial help o regulating yung pong mga pasahod na ibinibigay ng mga na ibinabayad natin sa mga trabahador, pahinante dito po sa ating pamilihang bayan. So I move that this matter be referred to the Committee on Social Services. Matter brought up is referred to the Committee on Social Services. Second privilege speech, Madam Chair, kung maaalala po ninyo, ay ito pong ating stoplight sa Tambo ay nasira dahil sa isa pong aksidente na nangyari na ikinamatay ng isa po nating kababayan na taga, hindi ko po sure kung ito ay taga Anilaw o yung ating kababayang namatay. Kasi kinukuha ko pa po yung detalye, Madam Chair. Ayun. Ito po, taga barangay. Saan ito? Barangay Tambo. Yan. Ngayon, hawak ko po kasi ang police report, Madam Chair. So, yung pong ating mga traffic light, ito po yung ginagastosan ng gobyerno. Kahit po ito yung mga bulok at sira, malaki ho ang ginastos dyan, pera ho ito ng tao. At buwis po nila. Ito pong mga truck na mga walang pakundangan sa kanilang pagmamaneho, ang mga driver nila na sobrang bibilis, na nakaka-perwisyo po sa ating mga kababayan. At kinasawi nga po ng ilan nating kababayan sa aksidente yung nangyari noong November 9, 2019, ay una, ang atin pong hinahabol dito ay yung pagsingil doon po sa traffic light na kanilang nasira.
Madam Chair. Natatandaan ko ho, ang ginastos natin dito ay 17 million plus 27 million nung panahon pa ng atin pong dating mayor. So, meron pong mga ibinigay sa akin dito na mga reklamo. Hindi ko lang po alam kung anong status na nung reklamo, ng complaint affidavit, kung ito po ba ay na-file ng City Legal Office o hindi. Ayon po sa ating sipos, nung sila po ay nagpapadala ng demand letter dito po sa kumpanya ng truck na nakasagasa, ang pangalan po ng kumpanya ng truck ay Shakman Truck. Ang pangalan ng kumpanya. Ito po ay may opisina sa Bawan. Noong nagpadala po ang ating mga empleyado ng SIPOS, ang sabi po ay tinutukan din sila ng baril ng mga security guard na ito. So Madam Chair, kung ito ho ang mga nangyari at malayang nakakapasok ng Lipa itong mga truck na ito, maglalakas loob ho mga ito na sasabihin nila kaya pala natin ang gobyerno ng Lipa dahil takot sila sa atin, Madam Chair. So, ito ho ay gusto kong ma-refer ulit sa Committee on Traffic para mapag-aralan natin ang pagsasampa ng kaso sa kanila sa pananakot sa ating mga empleyado kung ito man po ba ay nangyari nga at yun pong pagbabayad ng damages sa pagsira po nila ng traffic light. And at the same time, Madam Chair, yun pong pagbaban ng lahat ng truck ng Shakman na pumasok sa lungsod ng Lipa, kung hindi ho sila a-attend ng ating hearing na gagawin, possible ban of older trucks na dumaan sa Lipa dahil ho sa kanilang mga inasal at tinrato sa atin po mga empleyado ng SIPOS. So, Madam Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Traffic. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Third issue, Madam Chair. Oh, madami. Kaya alas 11 kayo nagsimula. Sige, babanatan ko kayo. Madam Chair, ako ho ay na-frustrate dahil sabi po sa atin ng ating departments ay magagawa po sila ng traffic code. Pero hanggang ngayon, wala pa pong traffic code na ginagawa at may pakita sa atin ang atin pong mga nasa executive department, ang SIPOS at ang iba pa na mga opisina. So Madam Chair, we will take the initiative as the legislative body of this city to create and establish the traffic code ng City of Lipa. We will start from the existing traffic rules and regulations and we will study the possible amendment of all our traffic rules and regulations and at the same time, the compilation of all our traffic ordinance dito po sa siyudad ng Lipa. Magkakasama na po lahat doon. Yung pong ating e-bike, yung pong ating no parking, illegal parking na may proposal na mag-clamping. Lahat po, Madam Chair, ay atin na pong pag-aaralan. Ito po ay isang malawakang committee, public hearing na gagawin ng Committee on Traffic to invite all sectors and establishments sa siyudad ng Lipa para po dito sa ating traffic code. Hopefully, before the end of this year, ay makagawa na po tayo ng traffic code on our own initiative. Kasi wala pa hong sinasubmit ang City Legal Office. So on our own initiative na atin. So Madam Chair, I move also that this matter be referred to the Committee on Traffic. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Fourth, Madam Chair, ay napapansin po natin na ang delivery ng gamot ng atin pong City Health ay nadidelayed. Ang isa po sa mga ahensya na namamahala pagdating sa pagpo-post ng bidding at pag-aayos ng mga
ng mga dokumento ay ang General Services Office. Madam Chair, sana po ay mapag-aralan natin na maisaayos dahil sayang po yung perang inilalaan natin dito po sa mga supplies na meron tayo. So, sana ito po ay mapag-aralan natin ng husay nang wala pong delayed ng delivery ng medicine sa atin pong City Health Office. So, sleep, medyo hindi naman po siya nadidelayed. Sa City Health po ang madalas nadidelayed ng ating supplies. Ito po yung ating pangunang lunas sa, at pantulong sa mga kababayan natin bago po sila pumasok sa ospital para mapaganda yung serbisyo po natin sa ating mga kababayan. Lalo na po at may plano tayo na magdagdag ng health centers dito po sa Lipa sa proposal ni Consel Merlo Silva. So I move that this matter be referred to the Committee on Appro at bahala na po kayo kung saan pa. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Appropriations and to the Committee on Health. Lead committee would be the Committee on Appropriations. Yeah. And Madam Chair, ito po. Una ako po ay nalulungkot kapag may mga agenda po tayo o topic na ang referral ay sa committee ba ng inyong lingkod at dapat naka-refer sa akin ay kailangang urgent. Ngunit sa ibang mga konsehal pinapadaan para ma-urgent. Ano po ba ang meron sa kanila na wala sa akin para hindi sa akin mismo makipag-usap ang mga department heads? Paalala ko lang po, o paalala po natin, a subject matter, even if approved by majority of the members of the Sangguniang Panglungsod without the authority from the chairperson of the committee and without a public hearing in a committee hearing as the agenda deemed necessary is considered null and void. At pwede ko pong habulin kayo dyan. As due courtesy to the committee chair and to the committee, may I request the city vice mayor to strongly consider my manifestation and inform all department heads to course the request to the chairperson of the committee. Siguro ho, hindi na makapag-antay ang ating mga department heads na ako ay mawala na sa konseho. Hinay-hinay lang po kayo. May 2 taon pa ho ako. At ako ho, ay nag-a-apply pa bilang city administrator o kaya provincial administrator sa akin ng gobernador, wala ho dito, si Governor Mikey Morada sa 2025. So, Madam Chair, I move that this manifestation be noted and consider with utmost consideration, Madam Chairperson. That is very well noted, Honorable Avior Rocafort. Yeah. Kasi... Yeah, we do understand. And it's not gonna happen again. Buti na lang, nanonood ako. It's tuloy. Habang nakain ako, hindi na ako nakakain ng araw na yun. Parang masaya ka nga nun eh. Hindi ako yun. Ako yung nakain nun. Maraming maingay sa tabi ko na mga nakain din. Oo. Kita nyo, kahit ako'y nasa bakasyon, ako'y nanonood sa inyo. And lastly, Madam Chair, isa po sa mga, ang trabaho po natin bilang chairman ng appropriation ay pag-aralan ang income and expenditure ng siyudad ng Lipa. So, anong mga opisina ang income generating, magkano ang target ng mga opisina, na re-reach ba nila yung target nila? Kung hindi nila nare-reach, anong problema, anong solusyon ang pwede natin gawin? Kasi tayo po ay may tinatawag na target budget for the fiscal year, Madam Chair. So, isa po sa ating napansin na malaking negosyo pero maliit ang ibinibigay na income sa siyudad ng Lipa ay ang small town lottery.
Bagamat marami po itong mga natutulungan nating kababayan na binibigyan ng trabaho, hindi po sapat yun para hindi natin pansinin ang operasyon ng small town lottery, Madam Chair. Dahil ito po'y isang negosyo at tungkulin ng bawat negosyo na magbigay ng share na kinikita nila sa syudad, kailangan po nating pag-aralan kung sapat ba o hindi o tama ba o hindi ang ibinibigay na share ng STL sa atin. Noong nag-conduct po ng committee ng budget hearing ang Committee on Budget at nag-conduct ng committee hearing ang Committee on Games and Amusement, napag-alaman po natin na wala tayong hold pagdating sa share na ibinibigay ng STL sa City of Lipa. Dahil lahat po nakita ng STL, diretso po sa PCSO, ang PCSO po ang nagbibigay ng computation magkano ang ibibigay sa syudad o sa munisipyo na share nito sa STL. Madam Chair, hawak po natin dito ang records ng share ng Lipa pagdating sa STL. Hindi ko po lalahatin. Bibigyan ko lang po kayo ng tatlong example. November of 2022, ang share po natin ay 111,432. December 2022, ang share po natin ay 61,499. January 2023, 69,223. So, monthly po yung share na ibinibigay ng STL sa syudad ng Lipa. Pero Madam Chair, kung inyo pong titingnan, napakaliit na halaga nang ibinibigay ng PCSO na share sa atin. Siguro po, sa loob ng isang taon, umaabot lamang na 600 or wala pang 1M ang atin pong share na nakukuha sa STL. Sa akin pong palagay, hindi naman po tama yun. Kasi, tayo, dito po sila nagko-conduct ng negosyo, andito ang kanilang opisina, bagamat hindi sa atin nanggagaling ang kanilang prangkisa, kinakailangan may malinaw na gabay ang syudad ng Lipa kung paano kinukompute ang share na ibinibigay ng STL sa atin. Sa ngayon, wala po. Basta tanggap lang po tayo ng tanggap ng pera galing sa national government. Wala pong, ito ang computation yan. So, Madam Chair, ang una natin pong kinu-question dito, paano natin na-determine kung tama o mali ang share na nakukuha ng city galing sa PCSO? So, we need to coordinate with the PCSO and to conduct an investigation whether or not tama ba yung ingresong ibinibigay ng STL sa PCSO and from PCSO to the City of Lipa. Number two, Madam Chair, would like to question the franchise of STL Lipa. Ngayon, kung ang STL Lipa po ay hindi makakapagbigay at mapapatunayan natin hindi nakakapagbigay ng tamang ingreso sa syudad ng Lipa, manapay tanggalan ho na, request po natin na tanggalan sila ng prangkisa at palitan sila, Madam Chair, ng ibang tao na gustong pumasok sa Lipa para magnegosyo ng STL na makapagbibigay po ng mas konkreto at maliwanag na at tamang computation ng kanilang ingreso papunta sa PCSO ng pagdating sa atin, mas malaki ho ang kikitain ng Lipa. So, Madam Chair, I also would like the Sangguniang to study whether or not we would like to request PCSO to terminate the franchise of the current STL and look for another company na gustong humawak ng STL sa syudad ng Lipa. And lastly, Madam Chair, katulad po ng sinabi ko kanina, marami pong natutulungan ng STL at ito po yung kanilang mga empleyado. Subalit, nung panahon po ng pandemya, anong tulong ang ginawa ng STL sa kanilang mga empleyado na hindi po nagtrabaho? Sila po ba ay binigyan ng tulong o yung pagtigil ng operasyon ng STL, pagtigil din ng kita at pagbibigay ng STL company sa mga empleyado natin?
Ano pong mga benepisyo ang natatanggap ng ating mga empleyado ng STL sa current company nito? So, Madam Chair, dahil ang STL naman ho ay isang legitimate business na binibigyan ng franchise ng national government and at the same time, nagsasubmit ng mayor's permit, kumukuha ng mayor's permit sa Lipa, kailangan ang mga empleyado nito may benepisyo rin. Nang sa ganun, kapag ka nagretiro na sila o matanda na sila at hindi na kayang magkuha ng mga tataya sa kanila, ay meron silang matatanggap na mga benepisyo at pensyon galing sa kumpanya. Kung ito po ay hindi kayang ibigay ng STL, dapat talaga nating paltan na ang STL na meron tayo sa Lipa. So, the third issue I would like to focus is the benefits nun pong ating mga empleyado ng STL at gaano sila karami. At sila po ba ay magkano ang kinukuha sa STL o hindi? Kasi by percent po sila, paano kung kakaunti lang ang tumaya? Di kakaunti lang ang makukuha nung tao. Kawawa naman. So, Madam Chair, with all these three issues that I have raised, ay atin pong i-request, ang posibleng maging outcome po nito ay number one, yung po sinabi ko, request natin at ilaban ho natin na tanggalan ng prangkisa ang current STL sa Lipa. Number two, the temporary stoppage nito pong STL na operation na meron tayo sa Lipa until such time that maliwanag ang ingreso at computation na pag binibigay po sa atin ng PCSO galing sa national government, Madam Chair. So I move that this matter be referred to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Privileged, Honorable SPYE Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair, and good morning to the August body. Madam Chair, as the committee chairperson of Persons with Disability, I would like to ask your office to refer the privilege sa akin pong committee ba, because we would like to update the type of disability ng ating mga kababayan na under ng persons with disability, because we have this different types of disability po, yung mga hard of hearing, intellectual disability, learning disability, mental disability, physical disability, psychosocial disability, speech and language impairment, visual disability, and yung bago po ngayon, Madam Chair, is yung sa cancer and rare disease po natin, na kung saan meron po itong mga Republic Act 11215 and 10747. Ito po yung mga iba pa pong bagong list ng disability po natin para po makapag-issue po tayo ng ID sa mga kinauukulang disabled persons po, and maging qualified din po sila pag po nadagdagan pa ang atin po mga budget sa atin pong quarterly pension, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on PWD. And also, Madam Chair, meron din po tayo mga updated local code for children na kung saan meron na po tayo mga national law. It concerns din po doon sa ibang mga persons with disability. I would like to ask your office din po to refer the said Republic Acts doon po sa mga tamang committee chairperson para mapag-aralan po yung pinapropose po nating adoption ng mga local code, which is Early Years Act, RA 10410, Children Safety on Motorcycles Act, RA 10666, Children's Emergency Relief and Protection Act, RA 10821, National Mental Health Policy, RA 11036, Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino, RA 11037, Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act, F1KD, RA 11148,
Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, RA 9231, and Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act, RA 1188. Would like to request, Madam Chair, na mapa-refer po ito sa Peace and Order, Children and Family, Health, PWD, and Social Services, Madam Chair. Sorry, ang dami pong committee. That is noted. All matters are referred to the said committees. As previously mentioned, yes, as stated by Honorable SPYE Toledo. Thank you, Madam Chair. And lastly, Madam Chair, lead committee would be the Committee on Social Services. Okay lang. Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I would also like to make a manifestation that all the Republic Act that was mentioned by Consejala SPYE is part and parcel of the Children's Code that we approved and we submitted to the SWD and to the CSWD, because it's a compilation of all the Republic Act na meron po tayo with regards to the protection of children. Hindi lang po natin in-itemize doon sa ating Children's Code yung mga Republic Act, because it would be difficult on our part to implement the ordinance if we will include all the Republic Act in our Children's Code. But in the initial Republic Act that was submitted by the CSWD together with the City Legal Office, naka-itemize po lahat ng sinabi ni Consejala SPYE. Tinanggal ko lang po kasi it would be impossible for us na tingnan lahat yan. We make our own Children's Code na based doon, simple, but simple lang po siya, pero feasible. Kaya natin gawin. Kasi kung lahat po ng Republic Act ilalagay natin doon, katulad na sinabi ni Consejala, napakadugo ho nung ating magiging Children's Code. Kaya po, pinaiksi lang natin yung Children's Code. But lahat po yun kasama. Meron po doon yung pagbabawal ng pagsakay ng mga bata sa motorsiklo. Lahat po yun nakasama. Kaya nga po, yung Children's Code, compilation na ng lahat ng batas na meron tayo dito sa Lipa when it comes to the protection and the welfare of the children, Madam Chair. Thank you for the information, Consel of your. So, Madam Chair, siguro po, I would like to... Nonetheless, Madam Chair, gusto mo pa ba? Gusto mo pa. Okay. Thank you, Madam Chair. Okay. So, Madam Chair, may isa pa po ako. Madam Chair, this coming Sunday po kasi, as the chairperson of accreditation po, one of the accredited civil society organization, of which is Junior Chamber International Lipa, will be celebrating JCI Week in the city of Lipa. Every year, the JCI Philippines and the JCI community gathers together to celebrate JCI Week, most especially in the city of Lipa, with the national theme, Brighter Mission, Lead with Passion. JCI members are gathered and given the chance to showcase the best of JCI activities like citywide clean-up drive headed by our Councilor Nicole Ronquillo, Thanksgiving Mass, motorcade, public information and branding campaign headed by Councilor Paolo Macala, Forget Me Not 2.0, free theoretical driving course in partnership with LTO and Councilor Mikey Morada, career advocacy training headed by yours truly, grab a job, haraya, turnover and medical mission, and beyond prison walls. So I would like to ask the August body, Madam Chair, that to pass a resolution declaring April 23 to 29 of 2023 as JCI Week, in observance of the JCI Week in the city of Lipa, Madam Chair.
I move for the passage of a resolution. Madam Chair, kung okay lang, diretso ko na, or I would like to ask the permission of the August body to support me passing the resolution for the JCI in observance of the JCI week with the said activities po, Madam Chair. So, go ahead. I move for the passage of a resolution and the same be approved. I move for the passage of a resolution declaring April 23 to 29, 2023 as JCI Week in the City of Lipa and the same be approved for the second and final reading, Madam Chair. I'm declaring a recess. Honorable SPYE TOLEDO, you are recognized. Thank you, Madam Chair. As mentioned earlier, regarding with the JCI Week, I move for the urgency of a resolution expressing our support to the JCI Week on April 23 to 29, 2023 in the City of Lipa. Duly seconded by the honorable members of the August body. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And Madam Chair, move for the... May interrupt Honorable SPYE TOLEDO. Resumed na po yung session natin, so please kindly observe proper decorum. Okay, please go ahead. Thank you, Madam Chair. I move for the passage of a resolution and the same be approved for the third and final reading regarding the resolution expressing our support to the JCI Week on April 23 to 29, 2023 in the City of Lipa, Madam Chair. Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Ronquillo, Angeles, seconded by Honorable Makala, Umali, Lina. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Any other privilege? Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, good morning. Hindi lang ito nakahabulo sa committee report at ito ay pinagmamadali. Yun ang tungkol doon sa isa kong construction na gagawin sa Lunsod na Lipa para po sa Super Health Center ng North District na itatayo dito ng Department of Health, Madam Chair. Kaya ho sa tamahong pagkakataon, ako'y magpapasa ng isang resolution allowing the DPW at the Health Department of Health to for the construction of the Super Health Center in the City of Lipa. Yun ay sa tamang pagkakataon, Madam Chair. So, referred to the matter brought... Naka-refer na ito. Okay. So, isa po. I'm declaring a recess. Isa po, Madam Chair. Alam mo nyo, hindi na po natin mapipigilan ang pagunlad na Lipa. Hindi na rin natin mapipigilan ang pagdami ng sasakyan sa lungsod na Lipa na naglulubha ang problema natin. Sa kabila ho ng ginagawa ho ng ating pamahalaan, ng ating hong Congressman Ralph Recto, na tayo ho ay nagawa ng mga access road, ay kulang pa rin ho, Madam Chair, at napakalaki ho ng gastos. Bakit hindi ho natin, Madam Chair, subukan na itong mga creek ho sa lungsod na Lipa ay atin nung gawin na magkaroon ng karsada. At sa akin nung palagay, Madam Chair, kung ang lahat ho ng creek sa lungsod na Lipa ay malalagyan ho natin ang karsada sa ibabaw, ay palagay ko ho, malaki ho itong bagay para sa mga nararanasan ho ating trapiko. At sa akin yung tingin, Madam Chair, ito'y makaka-menos ang pamahalaan. Una, hindi na ho tayo bibili ng property. At ito ho eh, construction na lang kailangan natin. At hindi pa rin ho ito magiging dahilan para itong ating mga creek na ito ay pamahayan at hindi rin magiging dahilan para magsalaula ang ating creek na ito. Kaya sa akin yung tingin, Madam Chair, ay mapag-aralan natin bakit ho yung mga dagat, nalalagyan ng tulay, ito naman hikrik lamang, ay sa akin tingin eh, ito hindi po pwede.
Kaya siguro, may refer ito sa tamang komitiba na sa ganun, Madam Chair, ay mapag-aralan. Dahil kung tayo ho, magkakaroon ng katuparan ho ito na lahat ng krik sa Lipa, ay palagay ko ho, dadami ho ang access road, ay palagay ko, tayo ho magiging luag na luag. Public Works. Public Works. Referred to the Committee on Public Works. Privilege, Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Magaling ka. Madam Chair, inantay ko lang po dumating ang chairman ng committee ng land use. But I would like to know the status of our comprehensive land use plan, Madam Chair. Why? Madam Chair, pagpaumanhin ho ninyo, ito ho'y last term ko na. Dadalawang taon na ho ang natitira sa aking paglilingkod bilang konsehal ng Lipa. Malaki pong bagay na sa panahon ko na ako ay nakaupo, makalahok po ako sa mga diskusyon at debate pagdating po sa atin pong amendment na comprehensive land use plan. Dahil bagamat naniniwala po ako na marami po sa atin dito ay may mga negosyo rin kanila, but I represent a certain sector of business dito po sa Lipa na maaaring maapektuhan ng comprehensive land use plan. Kaya po, Madam Chair, I would like to be part of the history to take an active part in the discussion, debate, and deliberation of our comprehensive land use plan. And at the same time, yun pong ating mga malalaking lupa na nakatiwangwang pa ay makapag-isip. Ito pong ating mga may-ari ng lupa kung kailangan na po ba nilang i-classify ito at hindi. Para malaman natin ano ang gagawin nila at ano ang plano nila sa mga lupa nila na maaaring maapektuhan ng ating pong comprehensive land use plan. Yun lang po. That is noted, Honorable Avio Rocafort. May sasabihin nata si Gosset. Yes, you are recognized, Honorable Junjun Gosos. Dahil... Madam Chair, regarding lamang po sa comprehensive land use plan sa club po, ito naman po yung naka-refer na po sa Committee on Land Use. Ano po, pinag-aaralan lamang po na mabuti at binabasa lamang po every page na ibinigay po sa atin. Medyo makapal po kasi yung libro. Then kasama din po doon yung request po para po sa zoning ordinance dito po sa atin sa lungsod na Lipa. Most likely po, after po siguro ng... First week po siguro ng May 1 or second week, first week ng May or second week ng May ay mag-start na po ako mag-conduct ng committee hearing regarding po doon sa comprehensive land use plan and sa zoning ordinance natin. Rest assured naman po si Consel Labior and ng the rest of the councilors po na makaka-receive po sila ng invitation para po doon sa committee hearing doon po sa club and sa zoning ordinance po ng lungsod ng Lipa. Yan lang po, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. Thank you. Ano yung katuwaan lang? Anong page na? Second, last, Madam Chair, this is a manifestation and I would like it to be put on record. Not to be referred to any committee. Inatay ko lang kung nandito si... Okay. Madam Chair, at sa lahat ho ng mga nakikinig sa lungsod ng Lipa at sa buong lalawigan ng Batangas, inatay ko lang nandito si Gob Mikey kasi birthday ho niya na nakaraan. Bagito sa larangan ng politika, yan ang puna sa kanya. Dalawang term pa lang, konsehal, may hangad na agad kumandidato bilang gobernador, pinakamataas na posisyon sa lalawigan ng Batangas. Ipagpaumanhin po ninyo sa mga namumula at bumabatiko sa kanya. Hindi po yan ang batayan. Hindi po yan ang sukatan para sabihin natin na hindi siya karapat-dapat na kumandidato bilang gobernador. Napakadami na po nating nasubukang gobernador na hasa at napakaraming experience. Subalit madami pa rin tayong mga kababayang naghihirap sa lalawigan ng Batangas.
Hindi ko po sinasabing 100% wala nang magiging mahirap sa Batangas. Subalit 101% ipinapangako at itinataya ko ang aking pangalan na mararamdaman ng mga kababayan natin ang pera, kalinga at pagmamahal ng Kapitolyo. Ibabalik po natin sa pamumuno niya ang pag-asa sa mga kababayan nating nanghihinaan ng loob at nawawala ng pag-asa. Pag-asa na may gobyernong masasandalan kayo sa oras na kayo'y nangangailangan. Ang kailangan po natin ngayon ay isang bagitong leader na may puso sa tao sapagkat ramdam niya ang kanilang pangangailangan. Bagitong leader na puno ng bagong mga ideya para sa makabagong panahon at kakaibang pamamaraang magbibigay ng solusyon sa kahirapan ng ating buhay. Bagitong leader na magiging modelo sa lahat ng mga kawani ng gobyerno para lalong pagbutihin, maglingkod sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Batangas. At yan ay si Mikey Morada. Bagitong leader, bagitong leader na napapalibutan ng mga taong may angking talino, tapang at paninindigan bilang kanyang bilang kanyang mga kasama. So, Madam Chair, sa atin pong mga kababayan, sa darating na panahon ay huwag po tayong magpapadala sa issue na bagito ang magiging nating kandidato sa pagkagobernador sa lungsod ng Lipa. Sa lalawigan ng Batangas. At sa oras na kayo po ay mag-file ng COC, madami pong mga malalaking tao ang tutulong sa inyo at kailangan po ninyo sila. At pag kayo nanalo na, kanya-kanya na po ang mga iyan ng mga bata. Ang bata ang akin lang humbaker ay si Konsehal Junjun at si Atty. Gali. ang mga yan ho ang so Madam Chair, asahan ho ng ating kasama sa konseho na si Konsehal Mikey na sa mga darating na panahon at sa oras na siya po ay mag-file ng certificate of candidacy kung tutuloy talaga siya. Ako ho bilang last term councilor ay nasa likod niya na tutulong para siya po ay maging gobernador ng ating lalawigan. Maraming salamat po. Any reaction? Okay na? Thank you. Thank you, Honorable Avior Rocafort. Any other privilege? None? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Ay, nako. Magaling, positioning, ha? Oh, positioning. Good morning, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the minutes of the April 3, 2023 special session and the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Lina Makala Umali Loho Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. For the reason that the minutes of the April 12, 2023 regular session is not yet available, I respectfully move to defer the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Gosos Lina Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you, Attorney Gali. Proposed ordinances and resolutions for the second reading. Honorable Dr. Percival Loho, you are recognized. Good morning, Madam Chair, and to my fellow councilors. I move to dispense the reading of Committee Report on Health 2023-007 that recommends the passage of an ordinance granting heat break to street frontliners, traffic enforcers, street sweepers, and the likes who are exposed to scorching heat of the sun in their line of duties for second reading and approval of the same.
I'm declaring a recess. Any second? Seconded by Honorable Angeles Umali. Discussion? Seconded also by Honorable Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable Junjun Gossos, you are recognized. You have a question? I'm declaring a recess. Honorable AVIOR ROCAFORT, you are recognized. Madam Chair, I would like to know from the proponent, considering that this is an ordinance, is there a penal provision in the ordinance? Because we are referring to hit break by our traffic enforcers. What if they were not given hit break by their superiors? So, what would happen if this particular ordinance will be violated by their superiors, Madam Chair? Ayan, si Attorney Galli. Attorney Galli is the author of this ordinance. Honorable Attorney Galli Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. That is a good point. Ano? I think there has to be a recourse when the employee or the subject employees were not given a hit break. I think they should have a recourse and maybe a proposal for an administrative case may be filed for malfeasance or non-feasance of the superior of the said department. Lagay na nga natin yung may penal provision that they will be guilty of non-feasance or malfeasance and be administratively charged under this ordinance. So, Madam Chair, we could include in the ordinance that they can be filed under the administrative law na administrative case na meron po tayo. Law. So, that could be part of the ordinance so that katulad nga ng sinabi ko, if a particular employee his right will be violated under this particular ordinance, meron po siyang remedy na gagawin para i-reklamo yung superior niya, Madam Chair. Okay. And I think siguro ang gagawin natin dito, also included in the ordinance, is to allot a time siguro, a period of time when they will declare such heat break. Halimbawa, ang ano natin is from April to June, hindi ba? Dapat first week of, last week of March, the concerned department should already issue a memorandum in compliance with this ordinance indicating the time and dates when the heat break will be implemented. Para bago mag-start yung April, o alam na natin, every 11:30 to 12 noon, yun ang inyong heat break. So, an appropriate memorandum or circular will be issued by the concerned department yearly in compliance with this ordinance. Madam Chair, I would also like to suggest na wag na ho nating lagyan ng April up to this particular month because sa panahon po natin ngayon, because of climate change, Madam Chair, hindi na po natin masabi na sa buwan ng April lang hanggang gantong panahon, mainit. Kahit po hindi summer kasi, mainit. So gawin na lang po natin na itong heat break ay mandatory sa buong taon. For the entire year. Mas maganda yan. Hindi na summer, ano na lang, for the entire year. Yes, yeah, opo, sa ating proponent. Okay, we are amenable to that. And likewise, we'd like to bring also to the concern, and of course to the body, of the predicament of those who are a regular employee, wherein they are subject to the rules of the civil service. So this is in effect lessening the service hours of that permanent employees. Now,
We hope to cover everyone, the JO, the casual, especially the permanent employees. So I would suggest that we include everyone who are in the traffic or who have duties in the field for traffic and mga frontliners. We will just have a collateral there subject to the civil service rules and regulations. Okay po. Subject to the limitations and regulations. So, Madam Chair, tanggalin na natin ang ano, ang traffic enforcer and street sweepers. Ang ilagay na lang po natin, an ordinance granting heat break to frontliners in the city of Lipa or to field workers in the city of Lipa who are exposed to the scorching heat of the sun in their line of duties and providing penalties for violation thereof. And under the provision of this ordinance, we make the enumeration of who are the traffic enforcers or the field workers that are covered by this ordinance. Hindi, wag naman ng lahat kasi baka mamaya temporary lang siya nandoon, so magkakagulo. I think we should retain that it should only cover traffic enforcers and street sweepers kasi these are the job descriptions. This is the basic job description of these people. Halimbawa, kung nasa palengke ka, hindi sila covered. Ang co-cover lang ng talaga natin na ang kanilang main job is mag-conduct ng traffic at magwalis sa kalsada. Kasi it will be subject to different interpretations on whether or not you are a frontliner or you are a person exposed. Although there's nothing wrong with that, it's just that we will be confusing everyone as far as the interpretations are concerned. But for now, I would suggest, if I may, we retain that this ordinance would only benefit a particular group of people as of now. Pwede naman natin dagdagan as we go on. Traffic enforcers lang at saka street sweepers. Ang akin po kasing tinutukoy, Madam Chair, kaya po sinabi ko na hindi wala po tayong magiging conflict of interpretation kasi meron po tayong provision sa ordinance na definition of terms na ito po yung mga considered natin as frontliners kasi meron po tayong bioman. Hindi na natin siguro muna. Ang kung pwede lang sana, for the meantime, ano na natin to? Ngayon, pag may naisip pa ulit tayo, si Bioman, si kung sino man nasa ano. O sige, Madam Chair. I-amend na lang natin to include those lists. But for now, let us limit the... ano. We take this as an experiment ordinance. Yes. Oo. Doon po sa two sectors na involved, the traffic enforcers and the street sweepers. Ngayon, kung meron pong ma-identify pa ang city health office at ang personnel office, na pwede nating idagdag sa ordinansa na ito, by amendment ilagay na lang po natin sila. Through an amendment. Okay. Thank you very much, Councilor Avior, for the contribution. Thank you, John. Yeah, amend na lang. Oh. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Hello? Yeah, wait lang. Saan ba tayo? Yun na. Okay na ba? Yeah. Okay. Honorable Jijun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2023-028 from A to M and the same be approved for second reading. Any second? Seconded by Honorable Umali Loho Rocafort. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Honorable SPYE TOLEDO, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of my verbal committee report on accreditation, of which accrediting the new civil society organizations members, and the same be approved for the second reading. Any second? Seconded by Honorable Loho Manalo Rocafort Umali Silva Makala Lina. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable Merlo Silva, you are recognized.
Madam Chair, yung katulad po na naulit ko kanina, this is a verbal report na kung saan ho ay bibigyan natin ho ng authority ang Department of Health na mapagtayo ho dito ng Super Health Barangay North District. So, Madam Chair, I move that this verbal health center North Super Health Center. So, this verbal report be adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Gosos, Makala, Umali, Ronquillo, Loho, Manalo, Toledo, Rocafort. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Okay, Honorable AVIOR ROCAFORT, you are recognized. Madam Chair, by authority of the majority of the members of the Sangguniang Panlungsod, I would like to deliver my verbal report. The first is the request of the City Mayor for an authority to shoulder all the expenses of Ms. Rhea Reyes of the Disaster Risk Management Office. That was jointly referred to the Committee on Health and the Committee on Appropriation. Committee report be adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Angeles Lina Morada Makala Umali Loho Manalo Toledo. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. And second, Madam Chair, the committee report of the Committee on Appropriation, the approval of the Local Development Investment Plan for planning period 2023 to 2025 of the City of Lipa, the same be considered as adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Umali, Lina, Makala, Manalo, Silva, jointly moved as well by Honorable Toledo and Angeles. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day, Ms. Secretary. Business for the day, reclassification request of Michael Ryan Escares. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Maricel Manalo. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Jaime Dimaculangan. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Jason Latina. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Richelle Laigo La Rosa. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Romy Baroja. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Nori Santiago. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Jed Baril Valencia. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Cesar Ona. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Richelle Laigo La Rosa. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Richelle Laigo La Rosa. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Anisha Santa Maria. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Romulo Mercado. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Dr. Percival Loho, you are recognized. I would like to recommend the passage of an ordinance granting heat break to street frontliners, traffic enforcers, street sweepers, and the likes who are exposed to scorching heat of the sun in their line of duties as amended for third and final reading. Duly seconded by Honorable Ronquillo, Angeles, Makala, Umali, Lina, Rocafort, Silva, jointly moved as well by Honorable Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading committee report on housing 2023-028 from A to M. Any second? Seconded by Honorable Silva, Manalo, Loho, Rocafort, Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading.
Madam Chair, recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Okay. Honorable. Other matters. Sorry? Other matters. Hindi, wait. Ano pa, bro? Meron pang verbal committee report. Honorable SPYE Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I move for the passage of the resolution accrediting 11 new CSO members and the same be approved for the third and final reading, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo Loho Silva. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, I move for the passage of a resolution allowing the Department of Health for the construction of Super Health Center in the city of Lipa for third and final reading. Jointly moved by Honorable Loho, Rocafort, Ronquillo, seconded by Honorable Lina Makala, Angeles Morada Umali, Manalo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I move that we pass a resolution authorizing the City Mayor Eric Africa to shoulder all the expenses of Ms. Rhea Reyes of the LDRRMO to be taken from the health card under the special project of the City Mayor's Office. For third and final reading, the same be considered as approved for third and final reading, exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Rocafort, Angeles, Manalo, Silva, Recto. Seconded by Honorable Lina Makala Morada Umali Loho Toledo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the Local Development Investment Plan for planning period 2023 to 2025 of the City of Lipa. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo Lina Makala Morada Umali Loho Toledo Silva. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Jinjin Gossos, you are recognized. Motion for urgency po, Madam Chair, with regards to item number 5, 10, and 11 in the business for the day. Yung item number 5 po ay 96 square meters from residential, from commercial to residential use. Yung number 10 po ay 97 square meters from agricultural to residential use. And yung number 11 po ay from agricultural to residential use with an area of 97 square meters. Duly seconded by the honorable members of the August body. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Ms. Rochelle Ligo La Rosa with an area of 96 square meters located at Barangay Ludlod and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Lina Makala Umali Loho Silva. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Ms. Rochelle Ligo La Rosa with an area of 97 square meters located po at Barangay Ludlod and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Manalo Silva Umali Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. And lastly, Madam Chair, I would like to request again for the reclassification of the property of Ms. Rochelle Ligo La Rosa from agricultural to residential use with an area of 97 square meters located at Barangay Ludlod and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Lina Umali Silva. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved.
And lastly po, Madam Chair, hindi lamang po naisama sa committee report pero nakapag-conduct na po ng committee hearing. Reclassification request from agricultural to commercial use of Ms. Perlita de Mesa with an area of 1,852 square meters located po at Barangay Mataas na Lupa. Ang itatayo po nila ay apartment townhouse daw po. Motion for urgency, Madam Chair. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Ms. Perlita de Mesa with an area of 1,852 square meters from agricultural to commercial use located at Barangay Mataas na Lupa and the same be excused from the three-reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Makala, Umali, Rocafort, Silva. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. There I move to adjourn. Any second? Session is now adjourned. Thank you, Madam Chair. Thank you so much.